never seen that one coming. Remaining. 5 seconds remaining. Team back. Come on.
seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. You know, what's up everyone? Nagbabalik tayo dito sa Wombo X Combo. We're still at the Star Ladder Minor. The last minor for this DPC season. So, ang first series for today, Windstrike versus Anvogresa. O AVGSA, the South American team na medyo, medyo okay. Shout out sa inyong lahat. Ayan. So, Windstrike. Uy, gusto ko line up dito ng ano, AVGSA, ha. Meron silang Lesh. Chaos Knight. Ito na naman yan. Ginamit nila yung kahapon versus E-Home. Kung maaalala nyo, kung napanood nyo kahapon yung series between AVGSA, E-Home, ginawa nila yung game number one. Nanalo yung AVGSA, pero apparently E-Home, reverse sweep ang nangyari. So, E-Home po yung nanalo. Shoutout sa inyo lahat. Good afternoon. Good afternoon, guys. Anong nangyari? Anyway, best of three series to guys, ha? Best of three series. Anyway, dun sa chat namin sa TV5, medyo may nagkakabatuan ng fake news doon, nagkakakulitan. ayoko. Pero magandang lineup dito ng ano, ha? Ng Windstrike. They have Ancient Apparition. So, walang sustain na mga ganap. So, parang wala na agad. Pag tinamaan sila ng Ice Blast, bali wala ni sustain ng Warlock, Shadow Ward niya, or even na meron silang ano, mech, or any sorts of healing mechanics. Wala na. So, meron silang Sand King, Raid King to secure din yung kanilang late game presence. Support 4 Spirit Breaker. Parang okay yung ano, yung Baratrom ngayon, ha. Yung Spirit Breaker. Si Rain, mahabol si Rain, guys. Na-late lang. Na-late lang na konti. Ba't di sumali TNC sa Nationals Boss Cup? Siyempre, priority ng TNC yung ano, mga international tournaments. Siyempre, doon yung commitment nila sa DPC. Kaya hindi sila makapag-commit sa The Nationals. Mato, ano yan? Hindi, may nakita ako eh. May nakita ako naglalaro kagabi. May nakalagay na ano, liquid that something. Nalimutan ko yung pangalan eh. Ah, kanina madaling araw.
Basta may nakita ako na ano na eh, may nakatag na liquid eh. Bobstar yata. Ewan ko. Hindi ko lang alam. Pero hindi yun sure ah. Hindi yun sure. Yeah, shout out sa inyo lahat. So, another Dota 2 action. Best of 3 series. Game 1 pa lang to guys ah. Shout out sa Rowan Gen Clothing. Siyempre sa The Architect PH. And shout out sa The Architect PH. Kay Coach Timothy. Ayan yung coach ko. Sa aking fitness coach. So, Anvogresa o AVGSA. We're gonna go for the Grip Stroke. Ang sakit na tong combo. Grabe tong combo na to. Sukuring lash rock. Mid lash rock to mga sir. Grabe, yung ano rito, Fatal Bands. Yun yung masakit dito. Merong Soul Mind. Nag-i-stack kasi yung ano eh. Fatal Bands ng Warlock on top ng Soul Mind. Diba? Ang katinun. Anong masabi sa team ni Badman sa Civil War, Pascal? Solid yun. Solid nga yun. Solid yun. Excited ako sa season 2. Pero feeling ko season 2, maglalaro pa rin ako syempre. Pero hindi kasing active gaya. Kasi July, ano ba plano namin ng July? Birthday ng wife ko. So mawawala siguro ako ng isang linggo nun. Uy, OD. Which is a good hero against Lish. Counter pick. Sarap talaga ng last pick. Sa totoo lang, sarap talaga ng last pick. Pero gusto ko rin naman yung first pick. Pero iba pa rin talaga yung last pick kasi maka-counter nyo kaagad kung ano yung pwedeng last pick dito. Ang daling mumili. Tapos, sa ano naman, sa TI, pupunta ako Shanghai eh. Pero wala pa kang ticket sa TI. Pero ano, sure, pupunta ako August 19 hanggang August 27. Doon kami, kasama ko yung wife ko. Doon kami sa Shanghai. Game 1 to guys ha. Game number 1 sa mga ka-tunin lang. Ayan. Hindi na gano'n nag-live. Kaya, paano ko makapag-live? Ang dami kong ginagawa ngayon eh. Shoutout sa mga kaibigan ko. Ayan, sila Reds. Sila Niro sa NA. Si Reds masipag din. Nag-i-stream para sa akin. Si Alexis, nag-i-stream ng ML. Ayan, tinutulungan nila mag-stream sa page ko. Kaya tulungan natin yung mga ano, mga local streamers natin. Sige nga. Hindi yan eh. Mahaba yung pangalan niya, Ben. So anyway, guys. Another best of 3. Game number 1 between these two teams. Uy, nandito si Wepa. Slow dito si Wepa eh. So simulan ko na yung introduction. Yan. For the side of Winstrike, we have No Fear sa kanyang Asian apparition ng Gratan man sa Sand King. Si Lil for the Spirit Breaker. Kuman sa kanyang OD, Silent sa kanyang Raid King. And for ABGSA, and si Whisper for his Darkseer. Si J.S. Rich naman sa kanyang Grimstroke. Stinger for the Warlock. K1 for the Chaos Knight. Chris Brown sa kanyang Lesh. Ayan ang ating lineup para sa dalawang team. Very good. Oh, pag top 8 sila, pasok sila sa TI guys. Kaya supportahan natin yung TNC. May post tayo. Ganito lagi. No? Muna may problema. No? Yung, ano ba tawag dito? Yung Star Ladder. Sa kanilang ano, setup. Anyway. Shout out sa inyong lahat. And shout out sa Rowan Gen Clothing. Shout out sa, ano, sa Skyhook Gaming Clothing din. Sa EO Optical. Sa, para sa aking contact lens. Siyempre, shout sa The Architect PH, yung aking fitness coach. Ang fitness coach namin ng wife ko. Ayan. So, tingnan natin yung mga offlane. Core, ano to? Core Darkseer. Pero ang daya. Kasi bagay, libre eh. Napick yung Warlock, open din yung Grimstroke. So, pinili. Hindi nila kasalanan yan. Open eh. Anong kita ka dyan, sir? Ane, okay, sige. Aalis din naman. Ang kulit ng ward, oh, na yung sa mid lane. Usually, ganyan naman talaga yung ano, ward placement talaga. Para kita agad yung mga rotation. Nang grata. Para sa kanya, Sand King. Ayoko na Sand King. Talong yung Sand King ko eh.
mali lang talaga yung itemization ko. Dahil nag-vessel na lang agad ako. Nun. Ginawa ko kasi nag-ano ako eh. Well, maganda din naman yung ano. Yung Veil of Discord sa Sun King. Pero hindi, parang mali eh. Talong yun. Dami kong epi na-cancel doon nung game na yun. Kaya ayoko na mag-Sun King. Ayoko na mag-Tiny. Pasok na ba yung Fnatic? Yes, pasok po yung Fnatic. Fnatic, wala nang problema. Fnatic is all good for TI. So, yung top lane, dual lane sila rito. Ang ganda rin. Stroke of Fate. Tapos meron siyang Silence. So, okay. Medyo mahirapan lang ako. Sun King to eh. Meron naman niyang Sandstorm. So, tamang block lang. Tiis lang. Tiis lang. Titiisin niyo talaga. May Stout Shield naman niya kaya okay lang. Hindi naman siya papansin dito yung ano, Grimstroke ng Creep Wave. Pero may Sentry ka agad. Oh. Well played, sir. One second stun. Meron pa yung Stroke of... I mean, yung Inkswell sa pool. Mapipilitan ka agad mag-healing salve to. Layo muna. Pero sa bottom lane, pinapak! Pinapakat na yun. Napapak. Patay. Lalim niya doon masyado, ha? Eto pa. Na-cold feet. Wala, hindi nag-proc yung cold feet. Hindi nag-proc yung cold feet. Bumutok ang cold feet, mga sir. Pero buhay pa rin dito yung Warlock. Si Miss Rain, pwede naman, hintay lang na, nadarating yan. Kakagising lang kasi, hindi nga nakatayin ng show namin. Ayun na naman! Patay ito. Cold feet. Pak, huli ka, sir. Ang gandang combo rito. Ang hirap ng tri-lane sa baba. Kailangan nila rito yung Grimstroke. Kailangan nila ng Grimstroke dito sa bottom lane. So, yung, yung dual lane dito ng ano, AVGSA, medyo tagedli na. Uy, eto na naman, oh. Oh, see? Kailangan nila i-rotate dito yung Grimstroke. Kundi, mauubusan sila niyan. Patay na naman! Pak! Diba ang hirap, guys? Kailangan nila ng Grimstroke dito. Kailangan yung Grimstroke. Kaya naman ng 1-on-1 siguro nung Chaos Knight sa top lane. Sentry lang ang puhunan nung, ano, eh, nung CK dito sa top. Pero wala, ayaw pa nila mag-rotate. So, tingnan natin kung ano yung kahinatan nito. Zone out lang dito yung Sand King. Pero Sand King, level 2 na. Level 2 Sand King. Maganda rin syempre yung CS dito ng Chaos Knight knowing na binababysit siya rito ng, ano, ng Grimstroke. Sige lang, boy. Guys, sa pag-offlane kasi, ang importante sa offlane, hindi last hit. Ang importante sa offlane levels, kailangan mo maging defensive sa ano. Hindi naman sobrang defensive. Kailangan mo lang kasi magka-level eh. Hindi, real talk yung kailangan ng ano. Pag offlaner ka, kailangan mo ng level sa offlane. Hindi last hit. Pero ayun nga, Troco, I mean, yung Inkswell, pak! Patay itong OD. Nakapag-fairy fire pa, pero hindi. Build nito, 101. So, nicely done. Inahabol pa yung Darkseer. Pero walang charge. Okay na, Charge of Darkness ginamit na lang. Kasi merong Shadow Word yung Darkseer. Pero naka-ano yun? Bali, wala. Level 1 na ano, Fatal Buds. O level 2. Tama nga ba ako? Wala, hindi rin nila mapatay. Sakto nga, ano? Nung Iron Shell? Enough ba yan? Kanina, nabuhay pa nga. Pero may Fatal Buds to ha. Right click pa siya ng right click. Pero hindi, nawatapos yung duration. Surge up, lalaban! Lalaban! Nag-pop! Ah! Patay! Paboryo sa Darkseer. Sobrang paboryo sa Darkseer. Nakakuha siya ng kill plus yung experience. So, sobrang Gucci. Wala. Walang Stroke of Fate to. So, buhay na buhay. But Hamburger ang logo. Hamburger sila eh. Hamburgresa. Yun yata yung, ano, yung meaning ng kanilang team, Hamburger. Magbibidas pa to. Hindi. Sun King naman, ginawa lang yung Haze Rune. Ah, diba? Disco Pony, let's go. Disco Pony, ano yun? Uy, lalaban niya atas sila rin sa baba. Ayan, yan na nga. 4-2 pa rin tayo dito. 4 minutes in the sa ating game number 1.
Ganda ng form ng CK. Oh, sarap buhay, oh. Ang hirap naman din kasi i-contest niyan. Pero parang ano rin naman. Yung Reiki, maganda yung start. Maganda yung start ng Reiki. Naka-dalawang kill kasi. Eh, pero ito yung Charge of Darkness. Pak! Hindi nga lang nag-proc dun. Yung Cold Feet. Enough may ba yan sir? May bara na naman. Oo, may bara. Paborito ng ano to eh. Ng CIS teams. EU teams. Uy, naka-surge. Pak! Nabuhay pa nga. Pero hindi, may kapalit. Uy, nabul talaga Inasim! Ay, sobrang asim mo dun, sir! Hindi, nagpapatay na lang din siya dun. Sa bagay. Tori nga rin naman yung nakakuha sa kanya, so okay lang. Saka mas mabilis siya mabubuhay. Ganun lang din naman eh, kaysa iuuwi niya pa. Kaysa mag-tipi ka, no? Hmm. Okay na rin. Tamang siya yung tatlong hero. Again, Charge of Darkness ginamit uli. Naka-charge dito yung Chaos Knight sa top lane. Uy, hindi kanina pa ako gising. Kaso, mabait si Chue. Walang pasabi na kung kailan may dating na tao. Nilabanan nila. Pak, Mara Strike sa Sandstorm. Medyo makatikati yan. Makatikati nga! Daya pa, oh. Patay ka pa rin, sir. Pero taas ang level niya, level 6. Ano kasi, solo form siya rito, eh. Solo form yung CK sa top lane. Hindi naman may contest. Kasi pwede mo siya ilagay sa kahit anong lane. Pwede sa 3, pwede sa 1, pwede sa 4. Tapos pwede mo sa iwanan. Hindi lang nilubog. Pero patay yata yung ulit. Wala, hindi na enough. Mahirap, yan lang naman yung ayaw ni Barre. Hindi siya umahabol ng mga heroes na merong sustain sa sarili nila. Kasi mainis lang siya eh. Charge siya 90-30. Kasi heal niya lang din sarili. Sayang sa oras. Nabosit pa nga. Si No Fear, merong invisibility rune on his... Ancient Apparition. Pero alam niya, may vision sila eh. Back! Ay! Nung grata! Tumama yung Chaos Bolt! Pero nasa ano lang siya. Kita ka dyan, sir. Wala na. Wala siya magagawa dyan. 5-4. Ganda nung start nung ano. Nung mga Chaos Knight yung sa top lane. Stroke of Fate sa pull. Lalabanan to. Back! Ang gandang combo. Parang daling execute, no? Raid Fire Blast on top nung Cold Feet. Na buhay yan. Tapos kapag hindi nila ma-secure yung kill, yung baron na lang yung bahala. May follow-up. Hirap ng lane nung ano? Nung Lesh. Napatay lang kanina tong OD, pero after that, wala na. So tingnan nyo yung nangyari dito. Yung Lesh, uuwi ng ano, fountain, magre-regen, pupunta yung warlock sa lane para hindi sayang. Problema niya pa dyan, hindi niya pwedeng iwanan basta yung OD. Hindi yung isang problema. Hindi kagaya ng mga iba na gumagamit ng Lesh na after level 6 or after nila makakuha ng mga kinakailangan nila na item, pwede naman sila mag-pressure ng tower dito kasi wala rin naman siyang katulong na mag-pressure ng tower dahil yung offlane nila, Darkseid. Si Sakit, Knight. Tapos may Sand King pa dun sa top. Yung pa. Mabilis lang din madedefend yung pupunta niyang late. Tapos kapag iniwan niya naman yung OD, magkakaroon naman ng items. Mas mapabilis. Hindi mo gugustuhin yung OD na hindi. Sobrang early hindi. Na item. Sobrang ahead ng OD. Hindi mo pwedeng gawin yan. Pero yung score, yung Slow Stinger, hindi nga lang nag-proc doon yung kanyang Cold Feet. Pero ito, habulin pa rin ni Lil yan. Pero may Shadow Word. May ano ba ito? Meron siyang charge. Baksa ka mo lang. Hindi mo babaksan. Secure kill lang. TP out! Sarap buhay. Si Kuman, last hit. Tapos pag magre-regen yung bara, magsa-charge dito sa bottom. Diba? Bagan nila kumuha ng tower, oh. Wala kasing ano to, eh. Ayun, walang wala. Diabolic Edict. 1-0-1 yung build niya, eh. Sabagay, mage, eh. Against an OD. So, kailangan niya nga yun. Ay, hindi. Nag-charge sa top lane. Yung CK yung chinerge niya. Inalay na lang yung bottom. Inalay na lang yung tier 1 tower sa bottom lane. Pero kaya pala ganito, ah. Ayan na yung Charge of Darkness. Pak sa pool. Hindi na nakapag-react. Pero Warlock nandito. Level 4 pa lang. Bibig ng sustain. Nandito ni Grimstroke. Ayan na nga rin yung Inkswell. Pak! Umutok. May Stroke of Fate. Ikasa mo. Ikasa. Ay! Hindi silence. Na late. Habo lang kayo niyan. Umirigin. Uni mo na, siyempre. Oh, tamang laro lang sa pag. Pero kita ka kasi niyan eh. Huli ka, sir. Bata, ang ganda namang split rate nun sa pool. Walang kawala. 5-7 tayo dito sa game number 1. 9 minutes in. Liquid. Wala po rito, Liquid. Saan sila lalaro? Sa Epicenter. Yung huling major ng ating DPC season 2018-2019. Doon nyo po makikita yung bagong player ng Team Liquid. Walang detection.
Sorry. Wala man lang ako nakuha na rare kahapon. Sobrang lupit. Vanod ko nga eh. Wala man lang kahit isa. Naranasan ko rin niya nga. Ay, sa ano? Sa ano? Treasure, wala. Nakakuha ako ng Disruptor. Wala, ako wala. Kahit isa. Yun lang. Nakakuha Disruptor tsaka PA. Ilan binili mo? 15? Oh, 15 din na akin, wala eh. Kompleto lahat ng normal eh. Uy, Stinger, naliligaw. Hindi nakita. Uy, Rokko, nagpakita pa kasi. Pero okay lang, boy. Isa lang naman siya doon eh. Kailangan nila doon yung Raid King o OD. Tsaka yung Ancient Apparition. Gusto na kumuha ng kill. Pinang-farm na lang dito yung Pulse Nova. Baka yung stand-in nila yung papalit. Saan? Saka kayo yung mato. Ay. Pero may nakita ako eh. May nakatag na liquid. Nalimutan ko yung pangalan eh. Naglalaro ng pub game. Pero mataas yung rank niya. Pabulin ba yan? Hindi na. Maka-charge pa rin eh. Tamang setup lang yan. Yun. Yung raking din parating na. Papatay sila rito. May claw? Ha? May claw? Oo. Oh, yun nakatag? Oo. Oh, nakita ko rin eh. Di ba naglalaro? Nakita ko siya sa Twitter. Uy, nagpantasam ka agad. Ice Blast! Pang! Walang inabot! Yun lang na reality rip. 2 seconds stun. Patay yung Sun King dito, mga sir. Walang kawala. Basta talaga kasama ni Grimstroke, merong sure stun. Ganyan lagi nangyayari. Dalawang beses ka masastun eh. Yung pangalawa pa, sobrang tagal. Kasi yung pangalawa yung magagaling sa Heos Knight. Nakita ko, nagpa-pub game. Mataas din yung rank nun eh. Nakalagay liquid that close something yun eh. Oh. Uy, haste. Na. Lalaban sila rito rin. Pumipuesto sila rito. Pero di na, Charge of Darkness yung Heos Knight mag-isa. Pero meron chaotic covering! At back, may Soulbind! Pero yun lang, nauna pero may epicenter. Kinakasa sa loob ng Sandstorm. Pinapak sila rito pero Asian Apparition murado na rin. Same goes for the Warlock. Pero yung Lesh, makakakuha ng kill dito yung Lesh Rock. Pero may Barrow Strike sa pool. Pero yung Baratrum, yung OD, hindi maganda. Yung 4-4-2, nag-buyback rin. 4-4-3, dahil nag-buyback dito yung Asian Apparition. Pero support lang yan eh, post-fight. Darkseer, wala magagawa yung Darkseer. Yan lang talaga magagawa ng Darkseer dito. Matagal pa yan bago maglagay ng wall. Maglalagay lang yan pag nasa level 9 to 11 na siya. Mukhang imamax niya rito yung Surge eh. Out na siya. May nag-TP na rito sa bottom lane. Which is yung Raid King. Tsaka feeling ko naman guys, yung Liquid, hindi ko kukuhain ng mga players outside ng region nila. Mas tingin ko mas pipiliin nila yung mga players on their region lang. Hindi si Shadow nakalaro. Nakalaro sa streaming si Shadow, di ba? Sa si siya naglalaro. Sa SEA naglalaro si Shadow, guys. Gorksy? Hindi. Parang may nakita ako nagpa-pub eh. Basta si Rindy may nakita rin eh. Sa Twitter ko yung nakita eh. Claw sa... Basta yung Claw, kay... Q. L-O. Tapos dulo siya na name. Nakita ko nga nagra-rank game nga. Nagra-rank game siya. MMR. Mataas na yung rank niya. Pero yung Baratrum, naka-charge na naman. Charge of Darkness. Ito yun. Nahuling. Ganda naman nun. Huli ka, sir. Kulit mo, ha? Pero ang gandang lubog. Nakatakas pa rito yung spirit. Yung Baratrum. Haba kasi. SB na lang. SB. Spirit Breaker. Spirit Breaker. Raven, sobrang labo niya. Nasa Geek Farm sa Raven. Hindi papakawala ni Mushi yun. Si Mushi, pumalik na naman ng 5. Okay na. Ewan, bahala na. Tignan na lang natin sa ano. Hindi pa time eh, para mag-support siya. Oo nga, ito totoo yun. Ako nag-agree ako dun. Mas okay pa nga ata, may nating to say yun. Kaya ganyan nila sa 5. Sa 5, ano? Tapos siya ulit yung nag-core. So, nag-meet. Uy, napak ni Smoke. Huli ka, sir. Ice Blast! Bang! Sabog. Sure patay. Walang sustain. So, tignan natin dito. Ano bang plano rito? Sun King? Nagataya tayo ng level ng Lesh Rock. Kasi yung AVGSA, hanggat wala pa silang... or hanggat hindi nila kasama yung Lesh Rock, may na silang bumasa. Pwede lang sila mag-pressure ng lane. Kaya nga kumuha ng Dominator si Darkseer.
Ganda lang ng micro nun ng Dark Zero. Pero nabubuhon ni Charito, ha? Soul Bind na gamit sa isa. Ay, ayun! Yun lang! Sakit pa! Sakit! Fuck! Yung Epi, pinakawala na rin, pero patay pa rin. Lumigit pa, no? Sama ko. Okay na eh! Sama ko dyan. Bakit siya lang kasama? Tamang daya nung ano, nung Warlock. Tapos naka-Soulbind. Pumapatong kasi! Lalaban sila rito, Pak! Raid Fire Blast! Nandito rin yung Outdoor Devourer ni Kuman! Patay, mga sir! Kunin nyo na ito, sayang ginto ng ano, ng Golem. Kunin nyo yung Golem. Sarap! 100 gold. Yung OD hindi pa tapos. Spirit Breaker will charge sa pool. Pero yung Chaos Knight nandito, Real Trip na gamit agad kay Lil. Lil is in trouble. Wala ka agamit na ng Church of Darkness. Napanish yung aggression doon ng Spirit Breaker. Top lane naman, tamang kulitan dito yung Sand King and of course yung Leshrac. Pero na-free yung lane. Nabasag ng Leshrac. Nakanabasag nga. Paano naman kami hindi magkakaintindihan? Ano na? Nagkakaintindihan ba daw tayo? May sarili-sarili daw tayo mundo. Isa lang yung pinag-uusapan namin. Baka ikaw yung medyo... Oh, reality rip! Pero pinato na yung Ice Blast! Pero ang ganda naman yung Phantasm to dodge yung Raid Fire Blast! Oy, silent na nga! Diyos ko, sakit yung right click! Max third skill to eh! Aragoy, aragoy, aragoy! Pero meron niyang ano, may armlet yan. Inalay na lang ni Hilil ang kanyang buhay rito. Alay nga ba? Oh, fuck you! Pero nasa high ground yan, sir. Patay pa rin yung Spirit Breaker. Sobrang bilis kasi ng cooldown ng second skill. Jules? Split Earth? Fuck, huli. Pero he needs to back out. Wala na. Oh, hindi. Lalaban. Nandito pa lang kanyang tropa, peeps. Pero may force stop na rito yung OD. OD, science. Wala ka na magagawa. Grabe rito yung AVGSA. Ano yung AVGSA, no? Sobrang aggressive nila game 1. Sa totoo lang. Problema lang naman sa kanila, madali sila mabasa ng game number 2 kasi hindi sila nagpapalit ng strategy. Kung ano yung ginamit nila ng game number 1, gagamitin na lang din nila ng game number 2. Tsaka naalala mo ng game number 1 sa EOM, nag-Chaos Knight din sila. Oo. Tas, ang makulit pa sa kanila, pag natalo sila, nag-deny pick sila. Kaya parang mas lalo siyang hindi nag-work para sa kanila. Nawawala sila dun sa playstyle nila mismo. Eh, okay lang. Pero tamang pressure lang dito yung AVGSA dito sa bottom lane. Pero yung Barat Room, eto, tamang abangers lang. Yaman din yung Barat dito. Vesca, Earn Shadow, pero Barat Strike sa pool. AP kinasa! Ice Blast tumama rin! Pero may AP, Diyos ko! Pero may papalagpa ba? Diabolic Edict ikinasa yung Barat Room. Papunta na rin dito, naka-charge. Pero may Yule Scepter, nagamit na rin defensively. Pero nakanganib dito si Chris Brown. Chris Brown, naka-charge pa nga yan. Uy! Patay pa. Uy, hindi! Ang ganda naman ng vacuum into wall! Pero 8 fire blast plus the OD! Kinulungan nila nga ng tropa. 3-4 nil and win strike wins that engagement. Yung 2 heroes na sa dikit, kaya napatay na rin sila. Medyo nabigla lang din yung Sand King doon. Dapat patay niya pa yung Leshrac eh. Kaso mas inuna niya yung mas malapit na hero. Iniisip niya yata, hindi siya aabot eh. Pero aabot pa siya doon. So right now mga sir, 16-15. Kahit gano'n talaga alakas si Leshrac, sobrang lambot niya parin. Sobrang lambot niya. Kinahin niya yung Sandstorm. Mm, Sandstorm. Yan talaga minamax yun eh, Sandstorm. Mahili ka daw magpapatay. Hindi, nakakamali lang ako. Walang ano eh, walang practice. Pero yan, nahuli na naman. Chaotic opening, pero uuuuy! Ang sakit! Oh my God, nasari ni si Cliffs. Patay na naman. Pero yung Barat Room. Ang gandang Soul Bind. Stroke of Fate dito, mama. Gagamitin ba? Nether Strike. Pero patay pa rin dito yung Spirit Breaker. 1-for-1 na support for support. Pero sayang, kung napatay nila yung Chaos Knight, kakamatay lang nun sa top lane. Meno rin kasi yan eh. Delay na naman sana yun sa pag-farm niya. Yung Chaos Knight kasi sobrang bilis niya mag-farm. Tapos makunat. Kapag meron ng items, mahihirapan pa sila kasi pwedeng-pwede kahit sa ang lane niya. Tsaka di yan basta-basta magpa-farm lang dun sa triangle kasi matapang naman siya. Kaya niyang labanan kung yung... Lalaban talaga. Yung magro-rotate sa kanya, dalawa lang. Minalas lang siya nung ang nakakita sa kanya, apat siya sa anti kasi kaya talaga siya patayin. Nakamidas din pala rito yung ano, Warlock. Oo, mayaman yung Warlock. Mayaman yung Warlock. Naka-hand of Midas guys yung Warlock. So, yung pangarap niyang item yung epicenter, pinakawalaan. Back sa pool! Pero okay lang, nagamit niya yung Midas. Goods pa rin yun.
Saka walang gold per minute yan, no? No, walang gold per minute yung Warlock. Ang nakakainis sa mga Warlock pag nag-level 20. May na-silence, guys. At yung Yule Scepter setup, papalagan sila rito. Takbo na nga. Mabilis yung Barot Room. Ay, bye-bye. See you around, guys. Ay, na-reality trip nga. Ay, Vaki with the wall again and again and again. Pero nag-brock dito yung Cold Feet. May right-click damage. Wala na rin dito yung Chaos Knight. Chaos Knight is out. Pero ahabol pa ba? Reincarnation. Barot Strike will also connect. Wala na rin yung Leshrac. Eto pa yung Spirit Breaker. Uy, nag-blink in. 10 beats. Barrow Strike, cooldown, 2 seconds. Ayan na. Inkswell. Lalalala. Ito sure na. Pero sure kill to. Sakit. Fuck. Grabe rin ha. Ilang fights na rito laging talo yung EVGSA. Dapat kasi sila yung mauna sa teamfight. Sila yung mag-make nung play. Hindi yung iniintay nila yung win strike, tas mag... tas lalaban lang sila kung ano yung ibibigay sa kanila ng win strike. Tumama pa sa akin, dead soon. Pero siya kay Jedresa, Anchorage, Alaska. Saka di sila mananalo sa teamfight dyan. Kailangan nila, kahit meron silang Warlock, mababa yung level ng Warlock eh. Mas kailangan nila dyan, pick off. Pick off, totoo. Saka walang napipressure na lang yung Leshrac eh. Yun nga yung... Kaya nga kumukuha ng Leshrac eh. Hindi lang basta pampatay. Kailangan mo mag-pressure ng tower, kailangan mo mag-pressure ng lane. Kailangan nyo nga mag-group up din. Kailangan mo mag-force ng isang sitwasyon na 4-1 lang yung pwedeng ibigay sa'yo ng win strike. Kasi hindi, sumasama yung Lesh eh. Sumasama yung Lesh. Kulang nga sila sa damage din na pwedeng ibigay. Kung baga nagre-relay lang sa, sila sa Chaos Knight, sa Golem, sa Wall. Yung Wall nga halos wala eh. Pang ano, pang disrupt lang ng teamfight yun. Tsaka yung sa damage yung Lesh, Magical Burst. Tsaka yung item selection din nata ng Darkseer. Ayun na yung item selection. Ah, nag-ano pala to? Nag-domi kasi. Oh. Gusto niya mag-pressure ng lane kasi di nagagawa yun ng Lesh Rock. Pero dahil kumuha muna siya ng domi, wala muna siya ang pipe. Yun yung nangyari. Kaya talo sila lagi sa teamfight. Hindihan ko na rin. Oh, tinong manapul talaga na itong hero na to. Ice Frog, baka naman. Pero mag-group up pa ba sila? May ano sila rito ha, Chaotic Offering. Pero yung kailangan mag-farm dito ng CK, tapos hindi magpapatay. Lagi namamatay yung CK. Tsaka ano, nakakainis din talaga itong ano, Spirit Breaker. Vessel na nga siya. Vessel pa. Pati nun. Hindi ko tanda eh, kung ano yung Twitter. Ay, yung Twitter. Ako nakita ko naglalaro siya eh, rank game. Basta nakita ko. Kinonfirm ko pa nga, ginawa ko, chinek ko kung anong region. Eh, ano, region ng EU. Okay, so baka ito na yun, sabi ko nga. Uy, na-pop yung smoke! Pumasok agad! Inuna na, pero mag-iotic covering na gamit ka agad dito. Ice Blast, eto na! Back sa pool! Pero yung mga sanity si Clips, nagamit na rin. 1-for-1, pero OD wala na kagad dito. Yung Leshrac na damage out from the Lesh. Pero Nether Strike ginamit. Uy, namatay pa nga rito yung Baratroom. Wala na rin dito yung Grimstroke. Mabubuhay pa ba? Ay, ay, ay! 3-for-4! Uy, nahuli! Na-stun! Back! Ultra kill para kay Silent! Windstrike, mga sir! Ang nagwagi! Disastrous yun. Okay ni! Ang ganda nung simula! Tingin ko hindi magiging okay yun kahit anong mangyari. Basta teamfight nga. Sobrang lugi nila sa teamfight. Isipin mo, pipilitin mo patayin yung Raid King na dalawa yung buhay. Hindi ko alam mo yung nakabukos sa Raid King eh. Yung Asian Amarisher, ma-right-click pa nga. Hindi pinapansin eh. Tsaka mali rin yung finocus doon ng Leshrac. Pinatay niya pa yung Bara. Yung Bara, inuna niya. Pero yun kasi malayo sa... Ay, yun din yung malapit sa kanya. Pero good thing para sa Windstrike, napag-scatter nila yung AVGSA. Kaya hindi na nila natulungan yung isa't isa. Ang gulo. Kaya, ano nga, magulo yung teamfight na yun para sa AVGSA. Yung Windstrike on the other hand, alam nila kung anong sino yung kukontrolin nila. Tsaka yung Windstrike, force out lang naman nila yung mga ultimates ng AVGSA. Tapos okay na sila. Basta alam lang nila na meron ng Golem, nalapag na yung Golem. Napatay na natin yung Grimstroke. Okay, nabigay na yung Soulbind. Nandiyan na yung wall. Ano pang problema nila? Hanapin na lang nila yung positioning nung Chaos Knight. Pero nasa Roshan, yung side ng Windstrike. Raid King leading the charge. Baro Strike bitin. Pinap lang yung Linkage. Nag-proc na rin dito yung Cold Feet. May rotation ba? And yung Grimstroke, nakabang. Stroke of Fate mo. Uy, pero naka-charge yan. Naka-charge yan. Ay na, Baro Strike.
na avail of Discord, patay yung Grimstroke dito. Pero nagawa niya na yung kailangan niya gawin. Nagamit na kayo Soulbind, pero yung Sand King, patay na rin dito. Nag-buyback na kagad yung Grimstroke. Murado sa mapa rito yung Ancient Apparition. Nag-abol sila. OD! OD! OD ni Kuman, patay! 4-4-1! Anong nangyayari dito? Nabigla sila dun sa BKB. Surprise! Takbuhan pabalik nung nakita nila yung BKB. Wala na ginawa doon yung OD, lumakad nalang patras. Saka kung merong hero na dapat hindi mamatay, Sand King dapat. Nauna yung Sand King eh. Sand King yung mag-mambabosit na mambabosit. Sulit yung BKB niya dito. Sobrang okay, nabigla sila sa BKB. Saka SNY na rin dito yung Chaos Knight. Chaos Knight ito, SNY BKB. Walang threads. Recta Heart after itong BKB. Sakit to. Bilis lang yan. Sobrang sakit lang yan. O, lista mo na. Lista mo na sa mapa. Tier 2 is down sa middle lane. O, diba? Tamang kuha. Pag panalo ng teamfight, nakuha niyo yung Roshan, nakakuha kayo ng objective. Dalawang objective yun, ha? Isang panalo ng teamfight. Wala pa naman yung rating doon. Nag-farm ng Radiance. Inuna niya kasi yung Blade Mail, eh. De, pero tama naman. Tama naman yung pag-unin sa Blade Mail. Para hindi siya yung hilahin ni Chaos Knight. Tsaka kahit dun sa Lesh Rock. Tsaka busit siya sa Lesh. Sobrang busit ng Blade Mail sa Lesh. Physical damage, sir. Yung Diabolic. Yung Diabolic Edict, yung second skill niya. Tapos yung Pulse Nova naman, pure damage. Hindi yan magical. Magical. So, Raid King still farming for his Radiance. Nagpakita na rito yung Chaos Knight. Still yung 4-man smoke coming from AVGSA. Pero wala na silang makikita. Wala na silang makikita. Wala na silang abutan. Disco Pony, sayo-sayo lang. Minutes, 26-24 yung score natin. 3K gold advantage para sa win strike. Pressure. Sila naman yung naman pressure dito. O, Diabolic Edict. Diba? Easy tier 2. Mages sila. Hindi naman sila lalabanan ng win strike. Mages. Sila naman ang mame-pressure dito. Pero maganda yung timing ng pressure nila, ha? Mali sila doon. Dahil inintay na lang nila yung Radiance. Napinilit nila yung Roshan. O, diba? Sila ngayon mag-high ground this early. 27 minutes. Charge of Darkness. Ginamit lang kagad yung Spirit Breaker from the top. Link in Raid Fire Blast. Sa pull yung Chaos Knight. Pero matapang yung Chaos Knight. May Age of the Immortal. Veil of Discord na gamit nila. Same goes for the Bar Strike. BKB na pop. May sustain from the Shadow Ward. Coming from the Warlock. Wala na, disengage lang. Saka double damage yung Red King. Takbuhan pala yun. Out na kagad sila. Ano team ni Iceberg? Di ko sure kung ano team ni Iceberg. Eh, parang palipat-lipat. Hindi. May team si Iceberg last time eh. Yeah. Ha? Ayun, Dapango. Ayun, tama. Shout kay Eugene. Dapango yung team ni Iceberg. Pero grabe yung pressure nila ngayon. Sarap talaga pag may Aegis eh. Tama ang pressure lang, mga sir, mga ma'am. Tsaka downtime yan. O, oh, downtime talaga lalo to. Lalo na para sa mga heroes na ganyan, Chaos Knight. Pwede sila mag-farm ng mag-farm eh. Mahirap kaya labanan yan si Chaos Knight pag may Aegis. Unang item dito ng OD. Kukunin niya kagad dito yung Shiva's card. Heart na pala. Pa-heart na. Kaya nga ang kunat. Pero kanina, kita mo naman, naka-double damage yung ano, yung Chaos Knight. Ay, yung Raid King. Out sila eh. 2-8 na lang ko. Bilis to. Ano ba to? Hmm? May gold per minute to, di ba? Sino? XP yata? Sino? Ah, 150! Akala ko yung Darkseer. Hindi siya. Kaya nakuha niya agad yung BKB niya. Ayun, saglit na lang yan. Shoutout kay Hazel. Hazel na ako ma-shout sa'yo. Sabi ni George, ayun naman Charge of Darkness, Ice Blast! Pero may Chaotic Offering Back! Nahuli! Aragay! Punit sila lahat dito rin! Gumana yung combo! Oh, gumana talaga yung combo! Ricky! Takbo pala yun, pero napakatabang nung Chaos Knight na pop na rin dito yung Age of the Immortal. Tatlo, nag-buyback sa side ng Windstrike. Round number 2, naipit, nahuli, isolated ka dyan, boy! Hindi pa kayo nakakuha ng tower! May science barrier strike will connect! Nahuli pa nga! Yun na yun! So, dalawa! Well played pa sa win strike! Ubus! Apat halos yun! Double life pa sa Chaos Knight! Lalim din kasi!
Ang ganda na ng combo eh. Dapat after nila makakuha ng combo, tapos nag-buyback yung mga heroes ng Windstrike, malis na sila. Or dapat finocus out man lang nila yung tower para kahit mo mabasag na nila. Mamatay na sila doon. O sige, may objective naman kayo nakuha. Golden yun eh. Saka meron silang gagawin pag nabasag nila yung shrine. Tower. Ma-open up yung shrine. Tapos open-open pa yung farm ng ngayon ng Raid King. Madali na nila mahanap. Masyado din sila. Saka yung 3 heroes na nag-buyback doon, na ano lang naman. Nasulit tali yung buyback na yun. Dalawang support ta Sand King yung nag-buyback. Makaka-pressure pa sila dito ng tower. Ah, di ba? Sobrang sulit ito yung nangyari para sa side ng Windstrike. Kahapon pa to yung AVGSA. Ganto sila eh. Kapag nagkano sila, ayaw nila yung, ano, yung tapos agad. No. Gusto nila nahihirapan sila. Pahirapan nyo muna kami. Ganun yung gusto nila ang ginagawa. Pinagawa, hindi nila i-defend. Hindi nila kaya yung defend. Wala yung Chaos Knight. Naka-bangers pa sila. Hindi naabot. Saka wala yung threat sa kanila eh. Parang wala kang ikakatao dyan. Tapos ganyan mo yung, ano, yung stock dito si sa Pao bottom. Si Pao nanonood. Okay, shout kay ano, kay Pao, ng Fnatic. Boss, alam na ha. Sapatos. Joke lang. Ticket. Sa'yo na, sa'yo. Hindi, shout kay Pao sa Team Fnatic. Mga friends natin. Sabog ang tier 2 tower, blink in, silence ka agad, tristang kamay oh. Naka-autocast kasi, ay naka-quickcast yun. Cooldown yan eh. Yung cooldown na lang ng Warlock. Naka-quickcast yun mga sarili. Wala, mahirap panahapin talaga yun kasi parang thread lang yun na pinag-usapan na something ganun. Grabe si Chris Brown dito yung mga first 2 ano? Uy, uy, uy. Matalo lang kayo. Abang-abang lang. Narinig ko, maraming suma-shoutout pa sa nagbigay ng ice cream eh, no? Pero Charge of Darkness, pero kapag BKB chaotic opening sa pulang dalawa, may Glimmer Cape na gamit kagad dito sa side ng Windstrike. Sa side ng Windstrike, nahuli! Namatay yung Spirit Breaker ni Lil! Mag-out na kagad sila, pero Chaos Knight gusto ng dugo! Pero yung Wall of Replica, ginamit dito sa OD. OD na binita ka mag-BKB. Naiwan. Nilalabanan yung walang sanity si Glimpse. Walang bumagsak. Pero eto si Stinger. Pero may kapalit. Kuman will be taken at 2-for-1. Isang core, isang support sa matalang sa side ng AVGSA. Isa lang. Yung Warlock lang yung nakuha. Sabi ko sa'yo, bigayan lang yan. Salitan lang. Oy, minahuli yung Lespa. Nagmamahawi na naman. Alam mo kung mamahawi na naman. Ang alam mo mamahawi rin. Shout kay Kuya Nick. Wala nang ganun-ganun. Wala nang ganun-ganun. Grabe itong dalawang team na to. Glimmer Gate, Dagger out, yung Chaos Knight, naka-surge. Tignan mo yung movement speed. Ay, Reality Rip! 3-second stun! Pero merong reincarnation niya, mga sir. Yung Split Earth tumama. Nandito na rin yung ultimate ng Chaos Knight, yung Phantasm yung nangamit. Pero ito, wala. Second round number 2. Let's go, Dagger out lang agad from the Raid King. Si Chris, bro, nangalasi yung buhay. Ni right-click niya ba naman? Yung naka-blade mail. Sakit, no? Ouch, eh. Out sa kagad. Tapos ang gagawin dyan ng AVGSA, oh, teka lang, wala pang ultimate yung Warlock. Antayin kaya natin. Dapat yung mga pinaghihirapan na nila, ano pa na nila, di ba? Pero guys, Star Ladder Minor pa lang to. Pagdating ng Epicenter, pasok mo Eugene. Eto na yung mga ibang mga bigating team. Yung mga hinahanap niyo. Nandito na. Fnatic, TNC, Liquid. Lalong-lalo na. Importante yan. Sige, LGD. Ano na? Ano nangyari? Ganda ng run nila. Tapos yun, run lang. Ay, sayang yun. Ito na naman tayo sa Rosh Pit. Marami na talagang ano eh. Sinirang pangarap tong Rosh Pit eh. Sa totoo lang. Guys. Kailangan lang hindi mauli yung tan. Pero walang golem. This time walang ano, walang chaotic offering. So okay. Saka nandiyan na yung nandiyan na si Silent eh. Yung pinakamahalaga. Kanina last wala naman siya dyan. Kung anong ginagawa nila doon. Nagpa-farm ng Rayguns. Ang tama, nangungulit pa rito yung Baratrum. Naka-Charge of Darkness. Pak! Nahuli sa pool!
Ano meron ako? May kabli ako. BKB, TP out, yung Chaos Knight. Wala na magawa. Rain Fire Blast up all yung Darkseer. Pero may Glimmer yan. May Glimmer. Ice Blast padala. Mintes, hindi to mama mga sir. Out na sila. Out na, out na, out na. Amang out lang sila. Raid King yaman, no? 19k? Dalawa sila ng OD? My God. You're in trouble pag ganyan yung dalawang core. Nakahand up my last. Let's go. Namamatay kasi sila. Dapat yung ano eh. Dapat yung Chaos Knight mayaman din yan eh. Ilang beses kaya... Pero bilis naman nun. Nakapag dagger out ka agad yun. Grabe naman yung pangamoy nun. Sobra yung pangamoy. Ugi. Lugi. Yung mga kasama ko rito, mga tablet lords eh. Yung isa, yayamanin eh, oh. Ay, mas mahal yung ayan. Mas mahal yun eh. Guys, battle levels lang. BB levels. Grabe yung dalawa rito. Pag-ganon-ganon lang, oh. Pa-swipe, swipe. Mm-hmm. Maganda itong nakikita ako. Raid King ni Silent pumapuesto. Nakita ka dyan! Raid Fire Blast! Ayan na, pumasok na ikakang si Silent. Power Strike mong connect, pero Glimmer Cape. Chaotic covering, Diyos ko, medyo naligaw yun. Sana di si Clips pinagsak. Mamamatay ba? Baratroom, Spirit Breaker! Ayan na, second life yung Epicenter. Pinakawalan na ikakang dito. Round number 2, let's go! Nahuli ka agad na Split Earth. Burado sa babay, Sand King. 2-4-1 at make it 3-4-1. Lumalaban pa rin sila rito. OD, second life. Pero dalawa na lang sila rin, Ray King. Oy, tamang first up. Pero lang na Reality Rip. And 4-4-1. Nanalo ang ABGSA. Sobrang simple na nangyari. Detection. Oh, wala sila detection. Glimmer lang buhay. Sa sobrang daming nangyari, wala silang detection. Kaya yung, kahit yung Grimstone, sobrang lita ng buhay niya. Nabuhay pa siya kasi wala ng mga detection eh. So bakit? Ulang buyback dito yung Ray King. Walang buyback din yung tatlo. Ayun dalawang na. Course lang yan. Uy, nag-dagger in. Ang tapang nung Ray King dito. Kasi naka-blade mill niya. Wala siyang reincarnation. I mean, may reincarnation pa siya dito. Unahin niya dito si Whisper. Whisper, bulungan mo nga. Yun, nabulungan. Tinaga, patay. Kaya pa nila maghabol. Pero nandito pa rin yung Ray King. May dagger siya. Yun na nga, Raid Fire Blast. Pero nakapag-BKB. Wala ka nang gagawin. Wala kang basher, sir. Pero yung OD na lubog, nakita! Tamang pwestuhan lang talaga. BKB, pinap na rin kaga. Uy, ang ganda doon! Dalawa yung inabot na control! Oh, hindi! Pinap yung chikeso! Sayang yung partner sa Leshrac! Chikeso? Oh, pinap yung keso! Chikeso? Chikeso. Pero okay pa rin yun. Maganda teamfight yun sa AVGSA. Grabe well, yung Windstrike kasi, yung plano talaga nila, patayin nila ng patayin yung Warlock hanggat hindi pa siya nagle-level 20. Level 19 na siya. So, level 19. Sa next na teamfight nila, hindi na nila pwedeng unahin yung Warlock kasi bosset palalo yun sa nila. Ang ikakapanalo lang nila sa Warlock kung mapipick off nila yon before pa ng teamfight. So, kailangan talaga galingan nila maghanap. And sa gantong katagal na laro, na nag-drag na nag-drag yung game, hindi naku! Ko na masyado makataan yung Spirit Breaker gun. BKB na kagad. Disengage, lalaban ba? May Ice Blast. Hindi tama. Yung Baratum, naka-Charge of Darkness. Ang tapang dito ni Nil, ginawa niya pa nga! Silence up ka! Das! Eto ngayon, Rain! Sabi mo, wala akong detection kanina. Ngayon, may detection ako na control from Lil sa kanyang Spirit Breaker. Epi, pinakawalan! Nakapag-defensive Yule Scepter dito, yung Leshrac. Leshrac, namatay! Buyback agad! Same goes for the Grimstroke. Nag-buyback na rin dito yung Warlock. Lalaban dito yung AVGSA. Baka tamang trabaho, Barrel Strike, sa loob ng Wall of Replica. Ay, Aragoy! Hinahabol si Kuman, walang BKB yan. Inkswell na pop! Aragay! Rain Fire Blast, Ice Blast, lahat binigay na! Boom! From down-down, nahuli! Pero wala pa rin namamatay from the side of Windstrike. This time, wala na kagad yung Grimstroke na die back. Isa na lang, Rain! Warlock na lang naiwan! Buhay pa yung OD. Nabuhay, akala ko patayin na eh. Nalubog niya sarili niya. Sayang! Grabe naman tong game na to. May buyback. Wala. Ay, nai, meron. Chaos Knight. Kagamit lang nila kanina. May dalawa buyback lang dito yung Chaos Knight. May buyback sa Darkseer pati yung Chaos Knight. Pero anong gagawin? Ay, wala. Ngayon mag-defend. Need na nila ibigay yung Rocks na yan.
Yun pa yung mga skeleton summons, oh. Busit maganda talaga. Na sana yung plano, eh. Kahit anong mangyari dun sa teamfight na yun, ready sila. Meron silang buyback. Nasa shrine area pa sila. Uy! Hindi nga lang naging worth it. Hindi talaga naging worth it. Sana yung buyback, ang ganda ng plano, eh. Pero wala na sila. Cooldown pa yung ano ni Warlock, no? Yung chaotic offering niya. Yung chaotic offering. Kaya sobrang tagal bago nila naibitaw. Silent, no? Objective lang talaga. Objective gaming, let's go! Tamang basag lang ng rocks. Two lanes of rocks. Masisecure nila. Sobrang tagal pa eh. Doon lang naman sinatalo eh. Detection. Lang naman yung pinatalo nila. Maganda naman yung plan nila. Alam naman nila kung sino yung hahanap eh. Ganda yung ginawa ni Lil doon. Pagka Charge of Darkness, pop kagad ng ano, nung dust. Tsaka yun, kaka-20 niya nga lang eh. Oh, diba? Sulit na sulit. Oh, diba? Oh, i-dirap na lang yung Wall of Retic. Wala na yun. Yeah, out na. Buhay, mabubuhay na rin yung Chaos Knight 6 seconds. Tama, pero tama. Mag-aantay muna ng Aegis yan. 15 minutes. Oh, Aegis muna ulit. Out na yung Sand King. Kasi TV parehas naman silang may tulog eh. Oo. Oh. Hindi talaga nila. Kung sino makakuha ng advantage, yun yung mananalo. Maliban na lang kung mapipick off na naman yung Warlock. O kahit yung Grim nga lang. Basta kahit anong minus 1 sa AVGSA, nahihirapan sila lagi mag-invite. Sa sobrang tagal ng team fight na yun, yung kakagamit lang na BKB, nag-cooldown na. May BKB na ulit. So, 41 minutes, dalawang lanes of rocks na nasecure ng Wind Strike. Medyo maganda yung position dito ng Wind Strike. Maglilinkin siya. Pag maglilinkin spear. Naglilinkin nga siya. Tsaka ano eh, maski walang vision dun yung Wind Strike, yung nagawa, yung vision na provide dun ng ano, ng Spirit Breaker. Sobrang ganda na nangyari para sa Wind Strike. Gandang call yun kay Lil. Na ginawa nila. Kita nila lahat eh. Ikaw ata yung nahanap. Yung sa taas. Babae. Babae. Ikaw ata yung. Uy, ito naman. Charge of Darkness. Lish! Lish! Fuck! Nakapag-BKB. Sayang, dito mamaya yung Ice Blast. Pero na-force up nila yung BKB. Uy, dito Oy, na. Uy! Force up into BKB. Lalaban itong OD. OD with the right clicks. Silent naman. Patuloy pa rin sa pagka-right click dito. Epicenter, pinakawalan. Chaotic offering. Counter initiation. The vacuum. Pero nasa na ban. Walang follow-up. Burado sila rito rin. Yes. And nag-GG na kagad yung AVGSA. And Wind Strike winning the first game dito sa ating best of three series. Oo, oh, naipit sila doon. Parehas. Kung ano yung kinatala nila nung sa e-home, kahapon. Ganun pa rin. Execution pa rin. Hindi nila alam kung kailan sila mag-take ng team fight at kung kailan sila dapat na hindi mag-take ng team laban fight. Laban lang sila na laban. Sana ikipagbigayan sila. Mahirap makipagbigayan dyan sa Wind Strike na meron Outworld Devourer tapos meron pang Raid King. Tsaka mabilis, mas mabilis na nga bumasag yung Wind Strike eh. Kasi kahit na meron Leshrac yung AVGSA, hindi naman hindi siya para dun eh. Yung item selection niya, hindi naman pambasag yun. Alam niyo guys, wala akong problema dun sa, ano, sa Chaos Knight. Mayaman yan. Ang nangyayari lang kasi lagi siya namamatay. Dapat magkasing level lang sila ng yaman din sa Silent. Tingnan mo na sa Silent to. Isang death lang, di ba? Ang laki ng gold difference. Sa walong death na yan, sa isa, tingnan mo yun, 22K sa 28. Laki. Tsaka yung 6K. Patay ni Kuman. Extra item na sana yan. AC na yan. Kung ano man yung gusto niyang item. Pero nag-linkin siya eh. Yung sa Spirit Breaker kasi maintindihan mo na sobrang dami niyang pets. Kasi yun yung nature ng hero ko. Matay. Susugod talaga yan. Pero not bad yan. Kasi ang dami niya nagawa nung team fight. Siya yung nagbibigay ng vision eh. Dami niyang assist, no? Grabe yan. Rekta lang. I-charge lang ng charge. Pero sa akin na, tapos na dapat yan kanina pa. Sa bottom, di ba? Bottom. Mga asim kasi problema nila eh. Lang nila, wala silang detection. Na nagawa naman nila ng paraan. Alam nila, walang mga ultimates yung AVGSA. Kinapitalize na yun ni Lil. Tsaka meron na siyang detection. Puro ay glamour, ha? Nag-glamour lang yung dalawa. Pero ang ganda, winning item talaga to, glamour game. Yan. Ano, sobrang importante ng glamour game. Sobrang daming ang nahigit. Kahit sa Civil War eh. Sa Civil Wars, ang daming tamad na buong naalala mo yung, ano, yung build ni, ano, ni Dan dun sa, ano, di ba, glamour? Glamour talaga. Solid dyan mga sir. Pero yun na nga yung ating game number 1. So meron pa tayong game number 2. Malalaman natin kung mapaforce ba ng EVGSA o ng Anvogresa yung series to go into game 3. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng 1x combo. Third spike sa tatlo.